Matapos ngang matalo mga idol ng Utah Jazz ngayong araw na ito at sila'y laglag na. Ito nga ang kanilang coach na si Quinn Snyder ay parang nagparamdam nga daw sa team ng Los Angeles Lakers at nagpaalam na rin sa kanyang team na Utah Jazz. Sabi niya sa kanyang interview mga idol, disappointed nga daw siya sa pagkatalo ng team ng Utah Jazz. The results speaks for itself. But it's been a pleasure nga daw mga idol na maging coach na itong team ng Utah Jazz. Honored nga daw siya mga idol na maging coach ng team na ito, ng group na ito. At mga idol, ang dating sa mga NBA fans na mga pahayag na ito ay parang ang pagpapaalam na ni Quinn Snyder sa team ng Utah. At possibly nga raw mga idol, ang kanyang next destination ay sa team na ng Los Angeles Lakers na interesado nga siyang kunin. Pero mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba sa pahayag nga ni Coach Snyder ay nagpapaalam na siya sa team ng Utah Jazz? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol, dapat nga itong gawin ni Draymond Green every game ng Golden State Warriors. Dahil alam nyo ba mga idol, ang Warriors ay 17-1 ang record kapag si Draymond Green ay nakakashoot ng isang 3-pointer. 17 wins and 1 loss lamang sila. Kaya nga mga idol, dapat na talagang trabahuhin ni Draymond Green at todong iensayo na ang kanyang 3-pointer. Mas magiging deadly nga sila mga idol sa anilang opensa dahil ang ibang mga NBA teams ay hindi na lamang po problemahin yung passing ability ni Draymond Green pati na rin ang kanyang shooting. Pero anyways nga mga idol, sa ating next balita, itong si Dejounte Murray ay siguradong papatawa ng NBA ng fine. Nag-post siya nga mga idol sa Twitter niya ng picture ni Zach LaVine na nasa Spurs jersey. At kinaptionan niya nga ito mga idol ng pati na rin mga eye emoji. Obvious naman mga idol na nare-recruit ni Dejounte Murray si Zach LaVine na magiging free agent ka mga idol ngayong parating na off-season. Hindi man sigurado kung magiging effective itong strategy ni Dejounte Murray. Pero mga idol, ang sigurado dyan, bibigyan nga siya ng fine ng NBA for tampering. At yan na nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!